Hey guys, you here, Jebel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw, ipakita ko sa inyo kung paano maglagay ng koi fish breeder sa breeding tanks nyo at anong mga hakbang ang dapat nyong gawin. At anong mga palatandaan na ang inyong koi fish breeders ay ready na mag-breed at saka pag hindi mag-breed sa araw na inyong sa araw ng paglagay nyo ng koi fish breeders nyo sa breeding tanks, anong dapat nyo gawin? So without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button na updated kayo sa ating bagong video. So ngayon guys, ay kukuha na naman tayo ng koi fish breeders natin para ilagay sa breeding tank. So ang i-breed natin ngayon ay ito naman ang i-breed natin ulit itong butterfly kohako. So piliin natin guys, i-transfer natin ito sa sa breeding tank. Mas maganda sana guys kung naka-separate itong female kasi wala tayong ibang tanke. So dito lang siya, observe lang natin kung lalaki ang tiyan. At saka pag malaki na ang tiyan, i-transfer na natin doon sa breeding tank. So ito ang female natin na butterfly ko, ako kunin natin guys. Kita ko sa inyo kung ang observe nyo lang guys, yung mga breeder nyo, kung lalaki na ang tiyan, yun ang indication na marami ng eggs na nagde-develop. So, pwede na yung mano. Mas mabuti kung meron kayong extra tank. Doon nyo i-condition. Pero okay naman ng ganito guys, observe nyo lang palagi. Para maabutan ninyo bang mag-spawn siya. Yan. Oops. Hindi pa huli, guys. Ayan. Oops. Yay! Mahirap. Walang videographer. Ito, huli ka. Oh, ayan guys, oh, kung mapansin niyo guys, malaki na ang tiyan ng female natin. So meaning nito ay marami nang na develop na eggs. Hopefully mag-spawn ito siya. Separate natin siya sa ibang tanke itong kasama ang dalawang male. So tingnan niyo ah. Malaki nang tiyan, oh. Wag lang nating masyado kasi mas stress. Yips. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Malaki lang dyan, oh. At saka pag touch ninyo ng gently, soft siya guys, oh, soft to touch. Ayan. So lagay natin ito sa ilagay natin ito doon sa breeding tank nila guys. Kukuha tayo ng lalaki. Mali ha.
Kukuha muna tayo ng lalaki na ano, guys. Ayan, kumpleto na, guys. Meron ng dalawang lalaki. I-check natin ang mga lalaki kung meron bang sperm. Mas maganda kasi pag madaming sperm para nag-indicate ito nga ready to spoon na din sila. Kasi dapat condition din ng lalaki. Saka i-check natin itong mga breeding stars sa mga lalaki pag present. Yan, guys, oh. Ang breeding starts kasi dito sa mukha, itong mga lalaki dito sa mukha at dito sa pectoral fins. Ito ba na breeding starts dito sa pectoral fin? May purpose din kasi ito, guys. Ito pang ang breeding starts dito sa mukha at dito sa pectoral fin. Mag-stimulate nito ng babae na mag-release ng female hormone pag na-diin ito dito sa i-diin-diin nito sa babo sa, itong breeding stars niya so ito sa mukha at sa pictorial ay ano niya i-diin niya dito sa babae pa, parang ano siya geez, magpagilok-gilok magigilok-gilok ito dito sa female ma-stimulate ang female na mag-spawn. Check natin kung marami bang sperm. Oops. Dali guys ha. Kasi hindi ko. Press niyo dito guys oh. Tingnan niyo. Daming sperm oh. Yan oh. So, ready na ito mag-spawn. Check din natin itong isa. Oh, madami din guys, oh. Ayan, madaming sperm. Ayan, tingnan nyo. Ayan, oh, ang daming sperm. So, condition talaga ito. So, ilagay na natin sa breeding tank, guys. So ngayon, i-transfer na natin guys sa breeding tank. Yeah. Oops. Wait, guys. Bagong-bago ang tubig nito guys pero nakaano na ito, naka-settle down na hindi as in bago kanina pa itong umaga so wala na itong mga yung mga bubbles na ano didikit sa ano sa katawan ng koi so yan ilagay na natin sila. Yan. Release natin sila dito guys. Mamaya, i-acclimatize lang muna natin kasi iba ang temperature dito sa ano sa breeding tank compared dito doon sa tubig ng ano. So, acclimatize muna natin na magkapareho ang temperature mamaya saka natin sila i-release. Okay? Kukuha tayo ng ano mga nesting media dito.
Ito ang ginagamit ko na listing media, guys. Itong Hornwort. Yeah, pwede din yung ano, yung gawa niyo yung yarn o yung sako plastic. Kung ano nung maano, pwede niyo magamit. Meron ding ano spooning media na binta sa Shopee. Pero ako, ito lang ginagamit ko, itong Hornwort live plants lang. Yan. So, update ko lang kayo, guys, pag mag-spawn na sila. At saka yung usually merong ano nagtatanong, maraming nagtanong din kung anong indication nga malapit na sila mag-spawn. Lagyan mo natin ng aeration. Baka mas stress. Yan. Kukunan ko din siya ng video mamaya para makita din nyo ang behavior ng koi fish breeder na malapit, breeders na malapit ng spawn. Okay, so update nyo mamaya. Okay. So ngayon, guys, tingnan natin kung meron na ba silang ano activities, yung behavior na para mag-spawn sila. Yan, tingnan lang natin na. Usually kasi pagka pag ina-add mo sila ngayon araw, pagka kinabukasan na sila mag-spawn. Pero kung nakasiparit ang female ng matagal, ilagay nyo ang female at mga lalaki sa breeding tank, mag-breed kagad sila. At kapag ano din, maganda pag full moon kasi ano, maliwanag. Parang naano sila, nakakita sila, saka may psychological ano din ng buwan, ang moon, na mag-stimulate ng mga koi fish na mag-spawn kaagad. Ngayon, hindi full moon, so usually mag-spawn ito madaling araw na, yung medyo ano na, mayroon ng araw, yung medyo maliwanag na. Wala pang activities, guys, so yan. Kasi natutulog na siguro sila nito kasi madilim. So hopefully mamayang madaling araw. O kapag ini mag-breed ito ngayon, mamayang madaling araw, water change natin at observe na lang natin. Yan, hindi pa nag-chase sa mga lalaki, so babae hindi pa nag-release ng female hormone kasi madilim din, kasi hindi sila makakita, although maamoy nilang isa't isa. Ayan nga, parang may ano. Ang isa pa, pag madaling araw, nag-change ang temperature, naka-stimulate din yan na mag-breed sila. So, tingnan na lang natin bukas to, guys. Okay, update ko lang kayo. Kung mapansin nyo, guys, kung pagdagdag ninyo ng koi fish breeders nyo, pag medyo nakabuntot ang mga lalaki at parang inamoy at lumikit-dikit sa babae, although hindi pa masyadong masyadong aggressive ang pag
indicate nila pag yun ang ano indication na ready na sila mag-spoon. Saka yung mga lalaki na-mention ko before, yung pictorial, yung breeding stars na sa pictorial fin at saka sa mukha ay gagamitin nila nila na ano i-stimulate ang babae na mag-spoon, mag-release ng female hormone para mag-spoon. Yan o, parang na ano sila guys, naliwanagan yan. Parang nagbuntot na nga, buntot po talaga dahil ano sa flashlight, pero pag alo ito, hindi siya nakita. Siguro ngayong madaling araw mag-spawn na ito. Hopefully. Kaso ano, hindi na ako makapag-observe sa kanila. Mayang mag- yan, hindi makita. Kailangan kayo. So, unfortunately, guys, kagabi o kaninang madaling araw, hindi sila nag-spawn. So, anong dapat gawin nyo? Nag-water change ako ng 50%, guys. At nilagyan ko ng kunting ano, ganito lang o tulo. Ayan. Slowly dripping ng tubig, guys, para ang quality ng tubig ay parang fresh siya. Kasi ang koi mag-stimulate silang mag-spawn kung ang tubig ay fresh. Kasi sa natural habitat, ang koi ay nagbe-breed during spring and summer. Yung madaming pagkain at saka malinis ang tubig, fresh kasi springtime sa natural habitat nila. So yun ang mga factors na nag-stimulate nila ng mag-breed. At mainam sana kung ano din yung malaki ang buwan. Yan, full moon, kasi maliwanag sa gabi, makita nilang isa't isa, yun din maka-stimulate din na mag-spawn sila. So usually kasi din guys, pag usually based on my experience, pagdagdag ko ng koi fish breeders, hindi siya agad nag-spawn that day. The following day, mag-spawn. Hopefully, mag-spawn sila ngayon. Pag hindi, i-recondition natin again. I-separate natin ang female sa males. So, ayun sila. So, ito lang gawin nyo, guys. Pag hindi nag-spawn that day, mag-water change. Saka, maglagay kayo ng ganito, dripple. Yung slowly dripping water lang. Yan. Maka-stimulate din kasi sa kanila mag-breed yung ano, slowly dripple na water, at maging fresh na fresh ang water. So water change kayo the following day. Pag that day nga hindi sila nag-spawn, kapag lagay nyo sa breeding tank nila, hindi sila agad nag-spawn, 50% lang ng water change saka lagay nito para ano, magbigay ng good quality ng tubig. So kung meron kayong tanong guys, comment down below. At kung sinong gusto magpa shout out, comment down below. Okay, thanks for watching. See you on my next video. Bye for now guys. Keep safe everyone. God bless.